natatakot na po kaming dalawa. Ito po, baka mas lalo pong lumala yung sitwasyon, baka hindi na po kami makalabas lalo, at saka baka mahawaan po kami. Hanggang ngayon po, okay naman po kami, wala naman po kaming mga senyalis ng sakit. Kaso natatakot lang po kami, baka sa susunod na araw, baka magkaroon na po kami. Kaya sana po matulungan niyo po kami. Kung sino man po makatulong sa amin, sana po ganit, matulungan niyo po at makalabas po kami dito ng maga, kasi nag-aalala na po yung pamilya namin. Tsaka kami lang po yung Pilip. Dalawa lang po kami na foreigner dito sa Jingzhou City. 90 minutes away lang po kami sa Wuhan. Kami na lang po talaga dalawa na Pilipino dito. Tapos nagmi-meeting na po yung mga higher ups namin kasi nagkakaubusan na po ng supply. Pagkain, tubig. Paano po kami sa mga susunod na araw? Paano po if may mangyayari po sa China na hindi na po kami na makaalis? Ngayon, opo, lockdown po yung city namin, lockdown, opo, po yung Wuhan, lockdown yung Jingzhou, yung, opo, iba pa. Tapos paano po baka dumating po yung panahon na yung buong China po talaga yung magiging, opo, lockdown? Paano po kami makakaalis po? Opo. Wala naman po kaming mga sakit po. Opo. Tsaka po, sana po, kung mabigyan po kami ng action, meron po kasing, hati po kasi ang mga desisyon namin lahat. Tulad ng ano, mayroong may ayaw gusto mag-stay at saka may gustong umalis. Ngayon po, sana po sa mga gusto pong umalis o ano, sana po bigyan po natin ng ano, tulong po sila. Kami rin po talaga, kami ang ano, gusto namin talaga umalis po talaga dito kasi nahirapan na po kami. Kinakabahan na po kami, ano pa po sa susunod na araw, ano po mangyayari. Yung po ang kinakatakot namin. Tumataas yung bilang ng mga infected. Opo. Tumataas yung bilang ng mga namamatay. Tumataas yung tumataas po. Kaya kinakabahan ng kinakabahan kami. Sana po, ano, maintindihan niyo po yung nararamdaman namin. Wala po kaming intention. Namang takot. Opo. Tsaka, hindi po. Nakita po namin, opo, yung totoong sitwasyon, yung actual na sitwasyon dito po kami. Opo. Nakita po namin, hindi lang po videos yung mga nakikita kami, namin dito kami sa China. Mismo. Nakikita talaga namin yung actual, opo, na nangyayari. Nangyayari po. Tapos, yung umupunta po kami sa, ano, nagtangka po kaming lumabas. Opo. Ngayon po, pagtangka po namin lumabas. Sa city. Hindi kami hinatid sa train station sa hindi, sobrang takot ng taxi driver. Mm. Hindi kami hinatid sa mismong train station. Train station. Naglakad pa po kami papuntang, oh, train. Ngayon, pagpunta po namin ng train station, hindi po kami pinalabas. Sabi, lockdown na po yung ano namin, yung lugar namin. So, doon po kami. Ngayon, pag uwi po namin, wala po kami mahanap na taxi. Wala po talaga para kami na po talang, para na pong ghost town, oh, ng aming, opo, city. Wala na po talaga. Kaya kinatatakot po namin talaga na baka lumala pa po. Sana po magagawin nyo na po ng action hanggang maaga pa po. Opo. Habang hanggang hindi pa po kami nahahawa or na ano. Nawahan. Opo. Tsaka ang hirap po nito kasi kami lang po talaga yung ano dito, Pilipino. Tapos, opo, kami na po yung foreigner. Paano yung darating ng mga araw po na magkaubusan, alam naman po namin na hindi kami yung priority ng government nila dito. Mm. Tsaka hindi din po kami priority ng government natin siguro kasi yung priority po nila is yung taga-Wuhan. Sana po lahatin na lang po natin, opo, kasi pare-pareho na lang man tayo. Pare-pareho tayong Pilipino po. Mga Pilipino. Dalawa lang po kami. Hindi po namin alam kung paano na po mag-iisip ng maayos. Opo. Kasi wala kaming mahihingan ng tulong na iba. Wala, opo, kaming ibang mahihingan na tulong po. Opo. Sana po, mabigyan niyo po ang pansin at saka i-share niyo po itong video at makarating din po sa mga kay Pangulong Duterte, opo, kay Inday Sara po, Presidente Duterte, sana matulungan niyo po kami. Ma-actionan po niyo kami hanggang maaga pa po, hanggang hindi pa po kami nahahawaan. Mm. Wag na po natin hantayin na mahawaan kami. Mm-hmm. Kasi hindi po kasi basta-basta po kasi yan eh. Hanggang apat na araw lang po yung buhay ng tao kapag nahawahan po. Tapos hindi po tatayin basta-basta kasi sasabihin natin huwag kayo lumabas. Hindi mo naman po pwede na sinasabi mo hindi ka lalabas kasi kailangan mo bumili ng pagkain. So, lalabas ka rin po talaga. Sinabihan na din kami dati ng GM before kami nagtangkang umalis na kailangan na naming umalis talaga. So, meaning critical na po yung sitwasyon, opo, namin dito. At ayun lang po, salamat po, sana makarating po kay Sir Duterte tsaka mentor kay tsaka po. Yung sa mga tao na sabi nila na okay pa sila, baka po okay kayo dyan kasi po
is kung hindi kayo kung malayo kayo sa Wuhan, either malayo kayo sa Wuhan, either malayo kayo sa Hubei, kaya okay kayo. Or kayo po yung priority ng government, either government ng China or government ng Philippines. Kaya kayo ganun. Pero kami lang po dalawa dito. Opo, dalawa lang po kami. Sana mabigyan niyo po kami ng pansin. Salamat po. God bless po. Sana maging okay po kami dito. Pag-training na rin lang po kami. Salamat po.